Nakared na yun. Yung nakared na teacher. Opo. Yung teacher. Ayan yung apo nyo. Opo, yung pinopo sa labas. Ayan, galit-galit siya. Iniwan buti lang may CCTV para hindi niya maitanggi. Sinabi niya na manigas ka dyan. Ayun, yung apo nyo nakaupo roon. At, opo. Ayun, pinagtitinginan ng mga estudyante. Opo, ang daming, di ba, yun. Pati yung parents na yun, napalingan sa kanya. Napaya nga talaga yung bata dyan. Yung apo nyo, opo. Hiyang-hiyang sarili at nakayoko. I was touched. Kasi gawain ko po na magdepensa sa mga tao na grabyado dito sa programa. And sometimes, nakita ko po, naiyak sila. At hindi ko maintindihan, ba't sila naiyak? Tinutulungan ko na nga. Nung over the weekend, naluha ako eh. Hindi dahil naawa ko sarili ko, kundi natuwa ako na ang dami pa nagmamahal sa akin. I'm really blessed to have so many people na ini-encourage ako to go on, huwag pansinin yan, we love you. Meron pa nga naggawa ng mga page, pinopost yung mga nagawa natin. Ini-encourage ako na huwag pansinin yung mga pangyari. Maluha-luha ako noon. Promise. It's very hard to explain. Wala pa siguro sa diksyonaryo kung paano po ma-describe yung feeling ko. Ang alam ko lang isto ha. Yung buhos na pagmamahal ng napakarami pong mga followers. Doon po sa inyo, kilala niyo po kung sino kayo. Ako po, buong pakumbaba. Nagpapasalamat po. Thank you. Thank you. Now, galit at lungkot po. Labis. Kasi marami po sa inyo binabash po yung bata. Matapos po ako mag-issue ng pronouncement noong Friday na kung saan sinabi ko po na meron pong lapse in judgment sa panig ko. Ako po ay naging mediator at sa pagiging mediator po sa isang kaso, ako po ay nadala ng aking emosyon. Ako po ay nakapagsuggest na para sa marami sa inyo ay naging labis. And I realized that. Kaya nung Friday, binabawi ko na po yung question na yun. Si teacher, hindi po nag-resign. Si teacher, hindi po natanggalan ng lisensya. Si teacher po ay hindi nakasuhan sa korte ng child abuse. Wala po lahat. Okay? Pero despite that, ang dami po man ang gagalaiti. Hindi ko alam kung ano ang pakay nito man ang gagalaiti. Ang masakit nga po, at ako po'y nagagalit, dahil yung bata po dinadamay nila sa kanilang bashing, maging yung mga magulang. Marami po sa inyo dyan ang nasa isip palagi ay yung bang kawawa po si teacher. Si teacher po ay naapi. Ang dami po sa inyo nakisawsaw. Kung ano man po yung pakay niyo sa pagkipagsawsaw, kayo lang po nakakaalam noon. And yet, ni isa sa inyo, ni isa, kasama na po dyan yung DepEd, school authorities, wala man lang nag-reach out sa family, maging sa bata, na para sabihin, Sir, Ma'am, Iho, kumusta kayo? How are you taking it, my child? Ikaw ba'y nakakain pa, Iho? Ikaw ba'y nakakatulog pa? Bakit hindi ka na pumapasok ng ilang araw? What is going on? Is there anything we can do to help you na para ma-ease ito pong stress sa iyo, sa family mo at sa iyo na rin? Wala po eh. Wala talaga. Wala po ni isang kaluluwa na nagpakita ng concern para sa bata. However, ang dami pong mga nagtatatawag at nagbo-volunteer ng kanilang serbisyo para doon kay teacher. Why? Why? Wala na po ang problema sa teacher sapagkat inatras ko na po yung aking question. Binabawi ko na po yun. At wala na mangyari sa kanyang matatanggal sa trabaho o makakasuhan. Matatanggal ang lisensya. Tapos na po yun. Now, maybe it was meant to be. I think this is an awakening call for everybody. Why? Marami po sa inyo ay nakakalimot
na meron po tayong tinatawag na RA 7610. At ano po yung napapaloob sa RA 7610? Bawal po ang manakit ng bata, whether physically, emotionally, psychologically. Hindi po dapat ginagawa yan dahil protektado ang mga bata ng batas na yan. On top of that, meron din pong memorandum order ang DepEd noong 2012 na kung tawagin ay Child Protection Policy. Ano pong nakapaloob dyan sa Child Protection Policy? At ako po isang ayon. Atas po ako ng konti. Hindi po ako kontra na para yung mga guro ay disiplinahin yung mga batang pasaway sa loob ng eskwelahan. Sapagkat, once yung isa pong estudyante pumasok na po sa eskwelahan, hinatid po ng magulang sa eskwelahan, then yung pong magulang, they agree na yung mga guro sa eskwelahan na yan becomes the substitute teacher of the parents. May karapatan silang i-disiplina yung batang pasaway. Pero, may limitasyon. May limitasyon. Meron pong batas tayo, 7610. Kaya nga po, dyan po sa Child Protection Policy, i-google niyo po ito. Hindi ko alam bakit maraming hindi nakakaalam nito. Dyan po sa Child Protection Policy, nakasaad doon, yes, nire-recognize po ng DepEd yung karapatan ng mga guro na magdisiplina sa mga estudyante nila. Pero, hindi pwedeng gawin ito, at ano itong ito? Yung pong maltreatment physically, mentally, emotionally, psychologically. In fact, sinabi pa nga sa 2012 na memorandum ng DepEd, Zero tolerance. On top of that, nakapaloob po dyan, inuutusan po ng DepEd ang lahat ng paaralan na magtatag ng tinatawag na Child Protection Committee, CPC. Ano po yung Child Protection Committee? Ito po ay isang grupo na kinabibilangan dapat principal, guidance, representative from the teacher, representative from the student, barangay, social worker. Wala po yan. Hindi po sinusunod yan. Dahil kapag meron po yan, yan po dapat ang dumidinig sa mga nangyaring problema between parents and teachers or teachers and students. Sila po ang nag-aayos ng problema ng yan. Everybody well represented. Wala po eh. Wala pong nabuo na ganung committee ang anumang eskwela na pagkakaalam ko. Kasi po, kung meron sana yan, hindi na po kinailangan pang pumunta dito sa wanted sa radyo ang mga magulang para ireklamo ang mga pang-abuso ng mga guro. Because doon pa lamang mapapakinggan na ang kanilang problema sapagkat ang makikinig sa problema nila hindi lamang po si principal at si guro kundi marami pa po. Kung sakali man magsabuatan si principal siguro, nandiyan po yung guidance, nandiyan po yung barangay, nandiyan po yung social worker, nandiyan po yung representante ng estudyante. Napakaganda po yung Child Protection Committee. Pero bakit po hindi sinunod? Bakit po hindi in-implement? I think this is the time na yung DepEd, tingnan niyo po yung inyo pong 2012 na memorandum order sa mga guro, sa mga eskwelahan na magbuo ng Child Protection Committee. Do it now. Dahil sa memorandum order na yan, may educate yung mga guro kung ano yung pwede nilang gawin at anong hindi nila pwedeng gawin. I pity the child here. Awang-awa po ako sa bata. Kausap ko po kanina yung bata. Kausap ko kagabi yung magulang. I really pity him. Pero anong nangyari po dito? Napakarami po sa inyo, although yung marami dyan ay mga troll, nakafocus po kayo sa teacher. Yes, go ahead. Bigyan siya ng atensyon.
dahil nagkaroon nga ako ng lapse in judgment against her. Of course, sige, kayo po ay pwedeng pumanig sa kanya. Pero paano naman po si bata na siya naman talaga dito ay nabiktima? Siya po ay napahiya. He was humiliated. That was corporal punishment. Yun po bang bata, palabasin mo at hiyain mo. Yan po ay tatatak sa damdamin at isip ng bata for a long, long time. Marami po sa inyo dito nagsasabi, tama lang yan. Kasi pasaway yung mga bata. Kailangan talaga saktan. Ganun ba kayong klase mga magulang? Dahil hindi nyo kaya i-disiplina ang inyong mga anak, so pinapasa nyo po yung pagdidisiplina sa ibang tao, di bali ng payain, di bali ng makatroma, di bali ng paluin, di bali ng bugbugin. Go ahead, do it. Kung yan ang kailangan. Pumapayago kayong ganon? Ewan ko po sa inyo, pero sa akin hindi po. Kasama po ako doon sa mga magulang sasabi na kahit nalangaw, hindi ko papayagan na dadapo sa aking anak at ibang tao pa kaya mananaki sa aking anak, to hell, maghalo ang balat sa tinalupan. Totoo po yan. When I was a child growing up, ako po ay nakapag-aral sa public school. Ako po ay palaging nasasaktan ng aking guro. Napapalo, pinapahiya, binubugbog. At that time, wala pa pong child abuse law. Lahat na po sigurong pang-insulto, pananakit, nagawa po sa akin ng aking guro. Dahil, makulit naman talaga po ako noon. Pero, ayaw ko pong mangyari sa aking anak yung mga naranasan ko pong pananakit sa akin, ng aking mga guro, maging ng aking mga magulang. Sinasaktan po ako ng parents ko as part of discipline. Nabubugbog po ako. Yes. Ayaw ko pong mangyari yan sa anak ko. Kaya, kahit man lang po isang masakit na salita, hindi po nakatakim sa akin ng aking mga anak. Lalo pat hindi ko po sila sinasaktan. Kasama po ako doon sa sinasabi ng marami magulang, langaw at lamok, hindi ko padadapuin sa aking anak. Kaya walang sino man Poncio Pilato at Poncio Pilata ang pwedeng manakit dyan sa bata kung hindi maghalo at balat sa tinalupan. Isa po ako dyan. Subukan yung saktan ng aking anak. Makita tayo sa impyerno. Because I don't want my child to be hurt. Yan po ang mensahe ko sa inyo. Now, maraming nagsasabi na ako po ay anti-teacher. Heck no. Dito very obvious na maraming mga viewers tayo, mga baby, mga sanggol. Why? Kasi nga po, hindi ko rin masisisi, yung ating YouTube channel at Facebook page ay 3 years old lang. So sila ay nakisabay dyan kung kailan sila pumasok. So they're baby because ang show po na Wanted sa radio is more than 20 years na po. If you will rewind 10 years ago and beyond, makikita niyo po na marami ako nagawa para sa ating mga guro. Sa kabilang istasyon pa po, marami ako nagawa para mapatigil yung loan shark na kung saan marami mga guro ang nabibiktima na hindi naman pala nila inutang and yet magugulat na lang sila sa kanilang payroll, ang daming bawas. At yung pala, may kasabwat sa DepEd na napapirma, na peke yung kanilang pirma and they keep paying and paying and paying hanggang sa sila po ay wala na ma-take home pay. Hanggang sa sila po ay magmumukha ng kawawa. Magrereklamo sila, wala makikinig sa kanila. Pumunta po sila sa Wanted sa radio, inaksyonan ko po yan, inexpose ko po yung katiwala niyan. At ang pagkakaalam ko po, natigil po yan. Hanggang sa nagkaroon po ng ceiling or cap na because of Wanted sa radio na ang take-home pay ng mga guro ay kailangan ganitong amount, hindi na pwedeng bababa pa. Dahil po yan sa expose namin, tuloy-tuloy, doon po sa pambibiktima ng mga loan shark sa mga guro. Okay? And recently, I think this was a few months ago, si Senator Manny Pacquiao, pinatawag po ako sapagkat napakamarami pong guro sa iba't ibang probinsya
victim po ng loan shark. Marami sa kanila nagugulat na lang, bakit ako nagkautang na hindi naman ako umutang at bakit nandiyan yung pirma ko na hindi naman ako pumirma? What did I do? In-expose ko po. Tinawagan ko ang DepEd, tinawagan ko yung presidente ng loan shark na nagtago. After may refer ko sa DepEd, bumitaw na ako. Dahil sinabi ko, tulad ng ginagawa ko rito, once na may refer ko na yan, then I let the process roll. Yan po na itulong ko sa guru, sa mga guru. Ibig sabihin, hindi po ako anti-teacher. Ako po, naniniwala na yung ating guru ay mga pangalawang magulang natin pagdating sa paraalan. Pero may limitasyon. Once again, diyan sa mga nagikinig at nanonood, please, isipin po natin yung ating mga anak, the children. Let's think of the children. Huwag po yung ating makasariling kapakanan. Huwag po yung tayo sausaw ng sausaw lamang para meron tayong masausawan, para tayo sumikat at kung ano man yung agenda natin. In this case, look at the real victim. Who is the real victim? Meron bang nag-sorry sa bata? Wala. Yung school ba tumawag sa bata para sabihin, iho, sorry kung ano may nangyari sa iyo, ito, bigyan kita ng candy, kahit man lang yung ginagawang pakonsuelo sa mga bata. Huwag ka nang magalit sa amin. Wala. Tatay, nanay, sige po, ipaterapin natin yung bata, baka siya po ay na-trauma. Pwede ho ba? Wala pong gumawa ng ganun. In short, ni isa sa inyo, binasa ko po yung libo, pinagtsagaan ko po yan, paminsan, pag may time, basahin yung mga comments ninyo. Ni isa sa inyo, walang nag-mention about the child welfare. What the fuck is going on? Ito ba ang klaseng society na meron na tayo ngayon? Victim blaming, biniblame pa yung mga bata eh. Binabash yung mga bata. Sa halip na kaawaan, binabash pa yung bata. Tama lang yan sa iyo kasi makulit ka. Binabash pa yung magulang. Eh kung ayaw mo madisiplina anak mo, dalhin mo sa private school o gawin mo na lang sa homeschooling. Shit. Ano nang nangyari sa ating lipunan? Pero ako nakikita ko. Nakikita ko na we're going towards the direction. Sana through this, it will stop. Itong mga nakaraang araw lang, linggo at buwan, maraming pupunta rito po mga bata. 3, 4, 5 sila. Sila po ay sinaktan ng kanilang nanay, iniwan ng kanilang nanay, walang pakiyong nanay, dahil si nanay may nakilala sa social media na ibang lalaki at iniwan na yung kanilang anak. Tinabla yung kanilang anak kapalit ang bagong lalaki na nakilala sa social media. Ang dami pong ganun. And unfortunately, tinitingnan ko po yung mga bashers. Karamihan po sa kanila, mga nanay! Sana magan. Mga nanay, ganun ba kayo? Sorry ha, kung kayo tinatamaan. Kayo ba yung ganun? Marami pa pang mangyaring ganun? Pupunta rito yung pong mga bata, hila-hila ng kanilang tatay at magmamakaawa. Nay, ba't mo kami iwan? Nay, nagugutom na kami. Nay, ano bang nangyari sa'yo? Ba't nyo kami pinagpalit sa lalaki mong bago? Everyday po, halos, meron po kami ganong klaseng reklamo. Now, to wrap it up, I will not stop. Sa akala nyo, pag bash-bash nyo sa akin, I will stop helping the children or doing my job here? Heck no. Suit yourself. Gawin nyo po kung anong gusto nyong gawin. Pero gagawin ko po yung trabaho ko and I will continue protecting the children. Protecting them from abuses. Kailan ako hinto? Kamatayan po ang magpapahintulong sa akin. Dahil yan po talaga advocacy ako. Because before, when I was a child, I was a victim of maltreatment.
by my teachers. Wala po akong sama ng loob, tapos na huyo. I was, even at home, ako po ay nabubugbog dahil ako po ay makulit. Pero I don't want that to happen. Kaya ginagawa kong advocacy yan na never ever na dapat may batang masasaktan. At kaya nga meron tayong batas na para protektan yung mga bata na sana yung batas din ma-implement. Unfortunately, hindi. So from now on, authorities, DepEd, Women's and Children's Desk, tutukan niyo po itong problema ito. DepEd, implement niyo na po. Kailangan po, mangyari na po yung tinatawag na Child Protection Committee. Kasi wala pa po yan. Okay? Please, ihintunan niyo po yung pagbabash sa bata. Ihintunan niyo na po yung pagbabash sa parents. I-bash niyo ako. Go ahead, make my day. Hindi pa ako apektado. Sa totoo lang, I wasn't affected. I was in Davao. Kahit saan ako pumunta sa Davao, ang dami pong yumayakap sa akin, humahalik, nagpapaselfie. Parang walang nangyari. Parang wala. Dating ko sa airport, hanggang pagbaba ko, wala. Mag-bash lang kayo. Bash pa more. It's not gonna affect me. Why? Hindi po ako pumatay ng tao. Hindi po ako nagnakaw. Hindi po ako ng scam. Hindi po ako na-involve sa road rage. Hindi po ako ng gahasa. I did not do anything. My mistake for you? Sapagkat ako po ay nagkaroon ng lapse in judgment sa akin pong pag-mediate. Yun lang at hindi pa natuloy yung pong aking suggestion nung araw na nagkaroon ako ng lapse of judgment. Hindi natuloy. So, wala ako. Hindi po apektado. Mag-bash pa kayo hanggang sa kayo po ay madurog na inyong daliri, magka-kalyo-kalyo na. It's okay. Make my day. It's not gonna affect me because I didn't do nothing. Wala akong ginawa. Kaya I'm not ashamed. Maglakad ako dyan, nakataas noon, nakatingin po sa langit. Okay? It's not gonna affect me. Meron pa sabi dyan, mag-strike pa yung mga kuanong grupo. Go ahead! Gawin nyo! Okay? It's not gonna affect me. I'm not really affected. I swear to God, I'm not. Because I didn't do anything. However, I'm affected sapagkat ako'y naawa sa bata. So mga kinaukulan, I'm even calling Malacañang kung pwede makialam na rito. Nananawagan din ako sa Women's and Children's Desk sa DSWD. Please, kailangan pagtuunan po natin yung kapakanan ng mga bata. Kailangan po tingnan natin kung sino talaga ang biktima rito palagi. The children cannot defend themselves. We are here the adults who should be defending them. Ang nangyari, it is the other way around. We are defending the adults as opposed to the children. Because the adults can defend themselves. These children, they cannot. They're voiceless. That's why we here as parents, as adults, magkaisa tayo na para bigyan natin silang boses, and I'm doing it here now, every day, almost. Kaso hindi po kayo eh. Ang ginagawa nyo po, binabaliktad nyo. Kung sino pa po yung biktima, yun po yung binabaliwala nyo at hindi nyo po kinakaawaan. Bagkus, sorry ha, sorry, bagkus, binabash nyo pa. Anong klaseng tao kayo? Fucking shit. Nakakaya po kayo. I'm sorry for the language. Kasi po, pagbata pong pinag-usapan na nasasaktan, talagang ako po'y naging emotional for the children. Mabilis po ako maapektuhan pag meron ako nakikitang batang inaapi at nasasaktan. I'm very sorry po. Okay? Now, let's proceed. Nandito po yung parents ng mga bata. Nandito po yung mga parents ng bata. Papasukin natin yung parents. Live po. Ang papasukin na natin, wala po dito si teacher.
Kasi tulad ng sinabi ko sa Friday, pag-ayusin natin sila, naayos na po yung problema. Ayos na po yung problema. Alright. Pero, yung parents lang, ang papasok natin, sige, yung parents, walang bata, dalawa lang sila, sige po. Si Sir, yung parents lang, pag sinabi ko parents, parents lang talaga. Read my lips, parents lang. Parents, okay? Ako na lang, huwag ganun. Hindi, kayong dalawa, okay lang po. Sige po. Okay lang po, upo kayo dito. Baka po kasi magbasulod siya. Hindi po, hindi po. Hindi po. Wala po dapat sila i-bash kasi ayos na po yung problema. At marami na po akong sinabi, siguro po maintindihan ng mga bash. At itudugtong ko lang, chinek po namin ng aming IT. Marami po sa mga basher ay gumagamit ng fake accounts at mga trolls. Yun po mga iba na na hindi po nagustuhan yung aking desisyon last week. Nung ako po'y magsalita noong Friday, binawi din nila, okay, naintindihan na kita, Sir Rafi, Idol Rafi. Yun po yung mga legit. Yung pong patuloy pa rin nagbabash, yun po yung may mga pakay. Mga grupo po yun na meron pong agenda. So don't worry about them. Yes, po. They cannot hurt you. Sabi ko kanina, if you want to hurt me, go ahead, make my day. Okay? Now, andito po ngayon for the second time. Ito pong si Mr. Jefferson Edroso at Ms. Rosemil Edroso. Yung pong magulang ng bata. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon din po. At ang balita ko po ay naayos na. Opo, nagkapatawaran po sa principal's office po. Ang reason ko po kaya sila pumunta rito dahil sila po ay magpapasalamat sa programa. Tama po? Yes, po. Opo. Dahil sa pagpunta po daw nila sa programa, kanina sabi nila habang maari, konti lang daw ang sasabihin nila, which I said yes. Kaya yung iba po, ako na magsalita dahil hanggang ngayon kinakabahan pa rin sila. Nandun pa rin yung trauma sa kanila. They came here to thank the program and the show. Nang dahil daw po sa amin, sa programa po namin, sila po ay nabigyan pansin na mga kinukulan hanggang sa nasolve po yung kanilang problema. So, solve na po yung problema. Opo. Sa principal office po, pumunta po sa amin yung sa barangay po. Okay. Paano po nangyari yung pag-aayos, madam? May agreement po. Pumunta po yung guidance counselor po sa barangay po namin. Mm-hmm. Then, inimbitahan po yung mother ko sa kasi yung wife ko na mag-usap daw po tungkol sa anak namin kung paano po makabalik po ulit sa school. Okay. Tapos yun po. Yung mother ko saka siya, yung wife ko, pumunta po ulit sila sa school. Okay. Pumunta po sa principal office. Mm-hmm. Then, napag-usapan nga po yung about sa bata, sa pagbalik ng bata, sa security ng bata. Basta may mga, ano pa, yung mga past na absences niya, paano marirecall. Yun po yung napag-usapan. Ilang araw po absent yung bata? One week may get na po eh. Magto 2 weeks na po. Okay. So, sabi ng teacher, yung nung principal, yung mga absence ng bata, kung paano yung maayos. Yung DepEd supervisor po yung kausap po namin. Okay. Nandun po siya sa so, akin. So, ang napag-usapan lahat tungkol sa bata? Opo, lahat po para sa bata. Saka ikakaayos ng bata. Magandang ano po, para sa bata lang po lahat. Good. That was after na ma-expose dito yung problema. Mm-hmm. Opo. So, prior to that, wala po. Walang yung pumupunta doon para mag-reach out sa bata. Wala po. Okay. Wala po. Yung agreement po namin na yun nga po makakabalik na yung bata, then wala na po magpo-post sa social media both sides. Mm-hmm. Yun po. Pero nagulat po kami nung pagka-uwi po namin, may kamag-anak po kami na nagmagandang loob sa amin na, Kuya, bakit ganito kalakba? Okay na ako sa principal office. Mm-hmm. But nag-post yung attorney ng teacher na, ni teacher limo ko na ganito-ganito. Yun po, parang, ba't naman ganito? Okay na sa principal office. Yung DepEd supervisor na mismo yung nagsabi na bawal na mag-post social media para di na lumaki. Kami na nga po yung naiintindihan na nga namin po yung ano yung point nung DepEd supervisor na para lang sa bata mag-aayos na yung ano para di na lumaki. Tapos po yung attorney biglang nag-post po na kami pa daw po yung nag-sorry. Pero yung di po kami nag-sorry. Wala pong nagsasalita doon. Basta lang yung DepEd supervisor lang po talaga yung nakikiusap sa amin. Parang abahan nyo na, mag-ayos na kayo para lang po sa bata. Pero walang sorry na naganap. Ah, hindi ko kayo nag-sorry. Kasi sinabi po dun sa post, nakarating po sa akin,
na kayo raw po ay nag-sorry. Kasi kung hindi kayo nag-sorry, hindi sana maayos yung problema. Opo. Hindi totoo po yun. Hindi po. Nag-hold na nga lang din. Ba't lumabas pa ulit sa social media? Kala ko po ba close na rito? Kaya nga po, man na kami rito. Hindi na po sana kami pupunta. May pag-ano na po kami sa telepono na rin, sir. Okay. Alright. Gusto kong balikan kung bakit po sila narito. Dahil merong, kumbaga, gag order na huwag na magsalita dahil ayos na. Ang pagpunta po nila dito ay magpasalamat at the same time na rin para ituwid po yung mga kamalian at kasinungalingan na naipost po ng isang abogado. A, hindi totoo na sila po ay nag-sorry kay teacher. Yes po. Tama? Tama po. And then B, sila ho'y pinakiusapan na para makipag-ayos na at nagmamakaawa yung deputy supervisor na ayusin na yung problema alang-alang sa bata. Tama? Opo. At maraming pinangako, which is very good. This is good news. Opo. Para sa bata. Yun lang din po talaga inisip namin, yung para sa bata na lang talaga. Kahit na napahiya na po kami sana. Para sa anak, walang po talaga inisip namin. So, kaya po napapahig po kami na mapapirma. Pumirma. So, ayos na po. Okay so, na po. Yung bata, makakabalik na sa school, kung ano man yung mga absences niya, maayos na nila yon. And then, yung siguradad ng bata. Opo. Okay. And then, kung ano pa yung pwedeng gawin para sa kabutihan ng bata. Tsaka bago po kami pumunta rito, nung Friday po, di ba? Tapos nag-post yung attorney nung mga gabi na. Kinabukasan po, Saturday, pumunta po kami sa bahay ng guidance counselor. Mabait po kasi yung guidance counselor. Tsaka, sobrang mahinaon siya magsalita. Tsaka, pagkausap mo siya, talaga makakalma ka. Yung guidance counselor? Opo. Bagay na bagay sa kanya maging guidance tapos counselor. Nung, sabi ko, ma'am, bakit po ganito? Pinakita ko po yung post ng attorney. Bakit po ganito? Akala ko po ba okay na? Ano pong pwede namin gawin na ito? Na di naman po tumupad yung kabilang kampo. Tapos yun, tinanong ko siya kung anong pwedeng gawin. Pwede ko naman daw ikwento na rito yun. Tinanong ko siya ng advice, ikaw kay po ma'am. Kaya kinuwento ko naman po rito. Kasi yung agreement po talaga dun sana, bawal na raw magano sa media. Kaya so, yung nangmingi ako ng advice sa guidance counselor po. No? Okay, naipaliwanag niyo po sa guidance counselor yung inyong saloobin. Opo. Na bakit meron po nag-break nitong tinatawag na gag order na huwag magsalit sa media. Opo. Abogado po yun nung teacher po. Teacher. Siya po yung una nag-post. Opo. Nagulat nga po kami after na pagka-uwi pa lang po. After one hour na 8.1 thousand shares na. Tapos mali-mali pa yung post. Mali po po. Opo. Kumusta naman po yung anak nyo ngayon? Hindi pa rin po nakakapasok. Pero papasok na po next week? Pipilitin po namin makapasok siya para lagi ko naman po namin kinakausap yung bata, yung anak namin. Alam ko na malakas din yung loob ng anak ko kaya alam kong kakayanin niya to. Okay. Nakapag-usap na ho ba yung bata at si teacher? Hindi po. Hindi po sila nagkikita. Hindi po. Pero si yung anak niyo ho ba kinausap na ho nung principal o nung guidance? Hindi po po. Hindi wala. Po nakapunta sa akin. Wala ho ba naipag-usap sa kanya ng mga social worker? Taga DSWD o yung anybody authorities na nag-volunteer ng tulong para tingnan kung ano maitutulong nila para mabawasan yung kung ano man meron sa isip ng bata, kung bata may insaktan o hindi, walang ganon? Wala po. Wala. So you're on your own, ika nga. Opo. Buong pamilya lang po talaga, suporta sa isa't isa kaya pinakaya namin. Kung sa aming magulang, sobrang bigat na ngayon eh. Sobrang de-depress na po talaga. Wala nang... Sabi ko nga po kanina, ako po ang sasalo na lang po sa mga bashers. Doon po sa mga bashers, go ahead, keep bashing me. Please spare the parents and spare the children. Nakikiusap po ako sa inyo. Lalo na po yung bata. They are the real victims here. At ito mga magulang, ilang araw na po, nakita ko po si Mrs. Off-cam po siya. Namamaga po yung mata niya. If I can only show her face, but I cannot. Yung pong mata niya, namamaga, halatang puyat, maging itong si Sir. Nakita ko ang laking pinayat ni Mrs. Maging si Sir. Affected po talaga sila. Ito nga po yung masakit eh. Nasaktan yung anak nila. Sila pa ngayon ang sinisisi. Sila pa ngayon ang binabash. Ano pong klaseng lipunan meron tayo ngayon?
I don't know. Yan po yung sinasabi ko, nalulungkot talaga ako over the weekend. Dahil wala pong ni isa sa mga tao dyan, sa mga bashers, sa mga kinaupulan, na nagpakita ng concern sa bata. Wala talaga. Sorry. Ito pong nanay at tatay, walang ginawa kundi palaging umiyak na lang. Sasabihin niyo na ginarte, ilagay po kaya natin yung sitwasyon niya sa sitwasyon niyo. Ipagdasal ko po na sana wag po isang araw yung anak ninyo makita nyo na pinahiya, sinaktan, pinalo, pinukpok. O dili kaya yung bata, yung anak nyo, gusto na pong umihi, inghina, pero ayaw pong paihiin. At ang sinasabi lang po ng teacher, tatayo, tatalian ko na lang titi mo, huwag kang umihi. Paano po kung sa inyo ginawa yan? I'm sorry ha. Ako po'y naging emotional pag bata po talagang sinasaktan. I'm just citing an example. Paano po one of these days nakalimutan po ng anak ninyo dalhin yung card at pinukpok po? Huwag po sana. God, dear God, please, don't. Ang pinakamasaklap, ing-ina po yung anak ninyo. Babae man o lalaki, ayaw pong paihiin hanggang sa nagka-UTI at meron po kayong doctor certificate, pupunta kay principal. Ayan po, oh, nagka-UTI yung anak ko at yung anak ko po, ang sinasabi, ayaw siya paihiin ni teacher at bagko sinabihan pa tatalian na lang ari niya para hindi na po lumabas yung ihi. Yan po'y patunay with witnesses. And the principal will say, natin pag-usapan niya. Ano pong gagawin niyo? Sige nga. Ano po? Fucking shit. Sasabihin nyo, nag-inarte? Kung sa inyo kaya mangyari yan, I pray to God na huwag mangyari sa inyo yan. Dahil kapag sa inyo po nangyari yan, baka mag-urimentado kayo. Madaling magsalita sapagkat hindi po nangyari sa inyo yan. It's so easy to say it. Pero once na sa inyo po nangyari yan, I'm sorry again kung ako po yung mga nakapagbitaw ng salita ngayon. Dahil when it comes to children, I'm so emotional. I'm here to protect the children. I will not stop. I'll keep exposing itong lahat ng klaseng ginagawa o nangyayari sa ating lipunan. Pagmamaltrato, pamamahiya, pananakit sa mga bata. I'll keep doing that. Lahat ng pupunta rito, i-entertaining ko. Gusto nyo maglabanan tayo? Saan tayo makarating? Magkita tayo sa impyerno. I will protect the children. Whether they're my children or children of other people na hindi ko kakilala. Yun lang. So help me God. Sana hindi dumating yung point na sige po, yun lang po. Sir, ma'am. Yes po. Salamat po. At tayo po nagpapasalamat sa Panginoon at naayos na po itong problema. So, okay na po. Tapos na. So, next week po, inaasahan na papasok na po yung anak niyo. Sana po. Ma'am po. Ma'am, you have to sleep. Si ma'am, nung nakita ko rito, ang ganda yung bagamat umiyak siya noon, maganda pa yung aura niya. Ngayon po, pag nakita niyo po ito siya, ang layo na po. Ibang-iba na itsura niya. Sign of stress and distress. Maging si Sir. Okay? Salamat po sa inyong dalawa. Maraming salamat po, Sir Rati. Maraming salamat. Upo, usap ulit tayo doon. Okay, ma'am? Thank you. Salamat po. Thank you po. Again, I'm sorry. Kung ako po yung nakapagbuga ng galit ngayon dahil ipinapakita po ng marami sa inyo na wala po talaga kayong pakialam sa mga bata.
Wala talaga. Wala talaga. Kung ganito po yung inyong pag-uugali, then may problema po yung ating lipunan. Matinding problema. Ang problema po yung mga tatanda. Wala po sa mga bata.